mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang kalipunan ng pinakabagong balitang Red Cross. Ako si Leigh Obdinalia para sa PRC News Flash. Prioridad ng Philippine Red Cross ang malusog na pangangatawan at malinis na kapaligiran para sa lahat, lalo na sa mga nasa evacuation center. Sa kaalaman ng lahat, kapos ang kalinisan dito dahil sa kakulangan ng pagkukuhaan ng malinis na tubig. Upang tugunan ang kakulangang ito, ang Philippine Red Cross ay laging nakahandang ipadala ang kanilang mga water tanker, water bladder at portalet para sa mga nanunuluyan gaya ng ginawa nila para sa evacuees sa nakaraang sunog sa Bacoor, Cavite. Nagpadala ang PRC ng 2 units ng portalet sa Mambog Dos Covered Court, 5 sa Green Valley Covered Court, 3 sa Molino Dos Main Covered Court, 4 sa Georgetown Phase 2 Covered Court, 3 sa Consol Covered Court, 3 sa Camellia East 2, 4 sa Panapaan 6 Covered Court at 4 din sa Camellia West 3. Umaasa ang mga evacuees na tuloy-tuloy ang kalinisan sa kanilang mga tinutuluyan sa pag-alalay ng PRC at pagbibigay ng kaalaman sa pamamagitan ng hygiene promotion. Bukod sa malinis na tubig, nag-abot din ng PRC ng relief goods, mga kumot, damit, dengue awareness lecture, nag-set up ng first aid station at nagpadala ng ambulansya para sa mga lubos na naapektuhan ng sunog. Napagtapos ng Philippine Red Cross Batangas Chapter na Subbu Branch ang Batch 15 ng mga sumailalim sa Emergency Medical Technician Training Course mula August 5 hanggang September 10. Kasama sa kanilang pagsasanay ay ang first aid protocols at basic life support kung saan mga PRC trained instructors at medical professional volunteers ang nagbigay ng training. Pangunahing focus ng EMT ay ang magbigay ng emergency medical care sa mga pasyenteng kritikal at nangangailangan ng agarang medical na atensyon. Ang EMT ay nagtataglay din ng kaalaman at kasanayan na kinakailangan para iligtas ang isang pasyente mula sa non-emergency at life-threatening emergency gamit ang ambulansya. Ang EMT training course ay magbubukas ng malaking oportunidad sa larangan ng healthcare services sa mga bagong emergency medical technicians. Sa mga kababayan nating mga Cebuano, abangan ngayong September 29 ang First Aid Amazing Race 2024 na gaganapin sa Cebu City mula 7 a.m. hanggang 6 p.m. Ang magkocompete sa isa't isa ay ang Team Mabuhay Tower mula sa Endrison Holdings Incorporated, Team Rescue Stars mula sa CDRRMO Toledo City LGU at Team Carmen Copper Emergency Response Team mula sa Carmen Copper Corporation. Saksihan ang exciting na paunahan, pabilisan at pagalingan ng pagtugon sa first aid. Mapapanood din ng live ang First Aid Amazing Race 2024 sa Facebook page ng Philippine Red Cross Cebu Chapter mula 7:30 a.m. hanggang 4 p.m. Sa mga nais pang lumahok, dalawa ang categories na maaaring salihan. Ang Emergency Response Team category na may 6 na miyembro, 21 years old and above, at ang Youth category naman na 6 na miyembro mula 16 to 25 years old. Para sa iba pang detalye, tumawag o mag-text sa 0917-875-5191. Marami ang dumalo sa kauna-unahang General Assembly ng Red Cross Youth Club ng STI College, Las Piñas. Nagpakita ng interes sa pagtulong ang maraming kabataang STI at sa pagtitipong ito, isinagawa ang eleksyon para piliin ang kanilang mga bagong opisyal na magpapatakbo ng Red Cross Youth Council. Nagkaroon sila ng pagkakataong makakilala ng mga bagong kaibigan, mapag-usapan ang events ng Red Cross Youth at kung paano makatutulong ang organisasyon sa kanilang mga nasasakupang komunidad. Sabi ni PRC Chairman at CEO Dick Gordon, hinuhubog ng Red Cross Youth ang mga kabataan para maging future leaders ng bansa sa anumang larangang nais nilang mapabilang. Sa masusugid naming manonood ng PRC News Flash at kung nadaanan niyo na ang aming news program, mag-subscribe, i-follow, i-like at i-share na ang Philippine Red Cross Facebook page, Instagram, X, TikTok at mapapanood na rin kami sa YouTube channel ng Philippine Red Cross araw-araw.
Don't miss an episode, maging konektado sa PRC News Flash para sa mga napapanahong balitang Red Cross. At kung mayroon kang malasakit, pusang loob at kapwa-tao at gusto mong mag-volunteer sa Red Cross, pumunta lamang sa pinakamalapit na chapter sa inyong lugar at tumawag naman sa hotline 143 para sa mga emergencies. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Ako si Leigh Obtinalia para sa PRC News Flash.